Thank you.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat ulit sa Panginoon sapagkat tayo po ay nagkasama-sama ngayon pong umaga para purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Salamat din sa Panginoon ulit sa pagkakataon na mapag-aralan ang kanyang salita at may panalangin natin ang isa't isa. Kamusta na po kayo? Sana po ang bawat isa ay nandun pa rin, paayos pa rin ang kalagayan, ligtas pa rin sa kahit anumang kapahamakan, lalo tigit po sa virus. Patuloy po tayong nag-iingat, patuloy po nating ginagawa ang mga health protocols. At ang akin din pong panalangin nawa ay patuloy na sikapin po natin na alamin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa biyaya at kalakasan ng Panginoon ay atin pong sundin ang lahat ng kanyang gustong ipagawa sa atin. Lalo na po sa mga natututunan natin, no, buhat sa kanyang salita, sa ating MP3 at maging sa ating pananambahan. I'm sure marami nang itinuturo sa atin ang Panginoon, kaya nawa huwag natin itong kalimutan at para hindi natin ito makalimutan, ay iangkop natin sa bawat detalye ng ating buhay. Okay po, so sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po ulit kami sapagkat meron ulit kaming pagkakataon na buksan ang inyong salita at ito'y aming pag-aralan. Salamat sa aklat ng Colossians sapagkat tinuturo po nito kung ano ang mga dapat namin gawin sa kalagitnaan ng unstable times. No? At salamat po sa mga natutunan namin na so far. I hope na ito po ang Panginoon ay amin pong naalala. Ito po ay aming natatandaan at ito ay amin pong isinasagawa. Dalayan ko, Panginoon, muli sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng karunungan, tulungan mo ang iyong lingkod na may bahagi niya ito ng maayos at may kapangyarihan. Sapagkat lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po natin maikakaila o maitatanggi na ang pinakasikat po na PBA basketball team sa atin pong bansa noon man hanggang ngayon ay ang koponan ng Barangay Ginebra. Okay? So marami sa atin dito ang nakaka-identify. Ano po? At marahil marami sa ating mga nakikinig ngayon ang talagang tagasunod, tagahanga. Ano po? Ng koponan ng Barangay Ginebra. Bakit po maraming mga tao ang humahanga sa koponan na ito? Sapagkat meron silang tinatawag na NSD o yung tinatawag nilang Never Say Die Spirit or Attitude pagdating sa laro. Anong ibig sabihin itong Never Say Die? No? At bakit ito ay hinangaan? Hindi lamang ng mga players, kundi mga coaches at ng iba pa ring mga teams. Ano po? At hindi lang basta nila hinahangaan ito, kundi sinisikap din nilang gayahin. Okay? So, ano po ang ibig sabihin ng Never Say Die? Ang ibig pong sabihin, kahit na po sila ay mukhang matatalo na, no, tambak, no, kahit na hindi lahat ay mga sikat yung kanilang mga players, ay nagagawan pa rin nila ng paraan na manalo. No? Laging madalas ang panalo nila ay tinatawag nilang come from behind. Kumbaga ay sa four quarters, yung three quarters hanggang sa maybe malapit nang matapos o last two minutes ng fourth quarter ay lamang ang kalaban. And then sa kumbaga sa last 2 minutes, dun sila makakahabol at nagagawan pa nga nila ng paraan na
manalo. So, kumbaga sa ating pong mga Pilipino, gustong-gusto natin yung mga yun na sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, sa kabila na parabang wala ng pag-asa, no? Dahil sa yun, tinatawag na never say die. No? Kumbaga, hindi tayo sumusuko hanggat hindi tapos ang laban. Okay? So, again, kahit na mahirap ang sitwasyon, kahit na mukhang imposible, no, na magawa yung mga dapat gawin, no, dahil sa maraming hadlang, maraming obstacle, nagagawa pa rin ng team na ito na sila na manalo, no? At yun ang nakakabilib at yun ang hinahangaan ng maraming tao. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ito ang gustong ituro ni Apostol Pablo sa mga Colossian believers at sa atin din po, no? During unstable times, no? During the times of uncertainties, tayo pong mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, tayo mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo, dapat hindi po tayo maapektuhan. Saan? Sa atin pong pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Na ang ibig sabihin, kung ano ang iniutos, kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, no? Mahirap man o madali ang sitwasyon, dapat yun po ang ating ginagawa. Dapat hindi po tayo naapektuhan, hindi po tayo nadi-discourage, no po? Hindi po tayo bumabagal, hindi po tayo nag-slow down. At lalo tigit, hindi tayo sumusuko. Yun po ang gustong ituro ni Apostol Pablo dito po sa mga talata na atin pong binasa ngayon pong umagang ito. No? Sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin at sa kanila noon. No? Yun ang gustong matutunan, no, ni Apostol Pablo ng mga Colossian believers na magpatuloy, no, na maglingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon pong umaga, bring and share the gospel to everyone every day. Bring and share the gospel to everyone every day. Atin pong dalhin at ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao sa bawat araw. Tayo po ay dadako na sa ikapito na mahalagang instructions ni Apostol Pablo kung ano ang dapat nating gawin when times are unstable, no? So nakita po natin nung ating nung first Sunday ng March, build strong relationships, no? And then sunod po, believe in the supremacy of Christ. The third, be a servant to help others grow. Fourth, bear in mind the sufficiency of Christ for the believers. Fifth, behave as saved by Christ. Then sixth, last week, be a solution, not a problem. And then ngayon pong linggong ito po ay second to the last. Bring and share the gospel to everyone every day. Marahil siguro sabihin natin, ang parang ang hirap yata niyan, Pastor, no? Ang hirap yata niyang gawin, lalo na sa panahon ngayon, no? Na may ECQ, no? Very limited ang ating movements, no? As much as possible, hindi tayo dapat makipag-communicate. At based sa survey, ay mahirap talaga yung or delikado yung nakikipag-usap, no, sa mga tao, no, sapagkat ito daw yung mga isa sa mga malaking o isa sa mga dahilan kung bakit nai-infect ang mga tao through talking, kaya sa pamamagitan ng pakikipag-usap, no, kaya pinapayuhan ang lahat na magkaroon ng social distancing or as much as possible, manatili na lang sa bahay, magkaroon ng face mask at face shield, no, para hindi matalsikan ng laway, no, sapagkat yun ang madalas
na dahilan kung bakit na-infect ang bawat isa. Okay, so marahil ganyan din ang dahilan ng mga Colossian believers noon. Ang tindi ng persecution. Hinuhuli ang mga nagpe-fellowship. Kinukulong, pinaparusahan, at pinapatay. So ano ang gagawin natin? No, marahil ito mga issues na kinakaharap ng mga believers noon. Kaya sumulat si Apostol Pablo. At mayroong tatlong paraan na inilagay siya dito, no, sa chapter 4 verses 2 to 6. Kung ano ang dapat nating gawin, no? Paano natin may pagpapatuloy, no? Ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Paano tayo mamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo sa gitna at sa kabila ng uncertain times. At ngayon pong panahon ng pandemic, no po, paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya at paano natin may papagpatuloy ang gawain natin. So ang una po na makikita natin, for us to bring and share the gospel to everyone every day. No? Ayon po kay Apostol Pablo, ang sabi niya sa verse 2 hanggang verse 4, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. So, ang una po na dapat nating gawin, no? At ito po ang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga Colossian believers sa kalagitnaan ng uncertainties at unstable times ay you need to be persistent in your prayer, no? Maging matyaga kayo sa inyong pananalangin. Okay? Kung papansin niyo yung salitang devote yourselves to prayer, no? Be devoted. So ito po ay iniuutos, no, ni Apostol Pablo. Hindi niya ito nire-request, hindi niya ito binibigay na option, no, sa mga panahong ganito. Okay? Kundi ito ang dapat gawin. Be persistent in prayer. Hindi niya lang sinabing be prayerful, no, kundi ang sabi niya be devoted. No, ang ibig sabihin ng devoted dito or devotion ay focus, no? Don't be distracted in your prayer life. Okay? So, ang una na dapat nating gawin for us to continue, no, to do what God wants us to do, no, in spite of unstable times, in spite of obstacles, difficulties, trials, no, that we are experiencing every day, we need to be persistent in our prayer life. Mga kapatid, ngayong umaga, gaano ka katyaga na manalangin? Bakit sinabi ni Apostol Pablo na maging matyaga ka? Hindi niya lang sinabi na maging mapanalanginin ka. Sapagkat bagamat ito ay sa tingin natin ay parang napakadaling gawin, no? At anytime pwede mo itong gawin. Ito ang pinaka hindi natin nagagawa. At kung gawin man natin, hindi tayo nagtyatsaga. Di po ba? Na-experience po ba 'yon na kayo ay nanalangin, no? Dahil sa kayo pagod na pagod, no, sa gabi nanalangin kayo, no? Dalawa lang ang pwedeng ma-experience pagka hindi ka persistent, no, ng manalangin. Pag nanalangin ka sa gabi, it's either maikli lang, no? Parang nung panahon namin telegrama lang, no? Very very short, no? Parang Lord, thank you sa maghapon. Salamat sa inyong blessing. Amen. Yun lang. Di ba? Hindi ka talaga yung nakipag-usap ng maigi sa Panginoon. Or, ang pangalawa na pwedeng mong ma-experience ay, nag-pray ka ngayon, then makakatulog ka, then bukas na ng umaga ang amen. Marami sa atin ang naka-experience niyan. Ano po? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, be persistent. At yan din ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 26 sa mga apostol, no? Magtyaga kayong manalangin kahit isang oras lang. No? Hindi yun para tulungan ang Panginoon sa ma-experience niya, kundi para sa kanila. No? Because, sabi ng Panginoon, the spirit is willing but the flesh is weak. No? Para hindi magtagumpay ang temptation sa inyo. No? Kailangan yung palakasin ang inyong mga espiritu. No?
at mapapalakas niyo yan. Malalabanan niyo ang tukso, no? Mapapagtagumpayan niyo ang mga pagsubok sa buhay na ito if you persistently pray. Mga kapatid, ngayong umaga, persistent ka ba, no, na manalangin? At sinabi ni Apostol Pablo dito, para hindi ka ma-distract, para makafocus ka sa panalangin, ang sabi niya dito, pray being watchful and thankful. Para hindi ka ma-distract, para makafocus ka, para makapanalangin ka ng maayos, no? Be watchful. Ang ibig sabihin ng watchful dito, kailangan mong tingnan kung ano yung dapat mong ipanalangin. Okay? Kasi ang problema kung bakit lumilipad ang ating mga utak, mga kapatid, pagka tayo ay nananalangin or nawawala tayo. Hindi tayo, kung halimbawa may nagpe-pray, nakikinig, nawawala tayo. Kasi, hindi natin alam, no, yung ating ipapanalangin. Anong ibig ko sabihin dito? Mas maganda kung ilista natin kung ano ba yung ating mga dapat ipanalangin para makafocus tayo. No, mabuti yung dapat may i-itemize mo eh. Hindi yung, basta ipag-pray mo kung ano yung maisip mo. No, sigurado pagka ganun, no, lilipad na yung isip mo or makakatulog ka. So, ang sabi dito, be watchful. No? Kailangan magbantay ka. Ano yung babantayan mo? Bantayan mo kung ano yung mga dapat ipanalangin. Alamin mo kung ano yung dapat ipanalangin. Mas maganda kung may mga prayer list ka. Okay? And then, pangalawa, be thankful. Okay? Maganda rin kung may listahan dito kung ano yung mga pagpapasalamat mo. No? Maganda na ilista mo yun kasi mamamangha ka talaga eh. No? Mas mai-encourage ka, mas mai-inspire kang mag-pray, no? Manalangin. No? Mas makaka-focus kang manalangin. Pagka nakita mo how the Lord answers your prayer, no? Kung paano ka pinagpapala ng Panginoon every day in our lives. Kaya ito ang sabi ni Apostol Pablo, no? Para magawa natin ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, no? For us to bring and share the gospel, yung magandang balita, no, sa lahat ng tao, okay, sa bawat araw, dapat manalangin po tayo, mga kapatid. Tandaan natin ito, ang success ng atin pong ministry ay hindi sa ganda ng ating facilities, hindi sa dami ng mga manggagawa natin, hindi sa magandang sistema, no, kundi ang success po ng ministry natin ay nakasalalay sa atin pong prayer life. Okay? Kaya kung tayo po ay hindi prayerful, hindi po tayo persistent sa ating pananalangin, mga kapatid, hindi mag-grow, no, at hindi natin magagawa kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Ito po ang sekreto ng Panginoong Jesucristo. Bakit niya na-accomplish successfully yung kanyang mission? Si Apostol Pablo at yung iba ring mga apostol, no, na-accomplish nila yung kanilang mga assignments, no, because they were dependent on the Lord. Okay? They were all persistently prayerful. Okay? So sana, mga kapatid, ngayong umaga, I encourage everyone, no, sa mga taga CGBC Satellite, lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood, please pray persistently. Don't just pray, but pray persistently para magawa po natin ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, lalo tigit ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Magiging effective lang tayo or magiging successful lang tayo if we keep on praying. Okay? Pag-pray po natin itong church natin, ipag-pray natin ang bawat isa sa atin, ipag-pray nyo po ang inyong mga manggagawa. Okay? Huwag po nating sabihin na ang pinaka pwede ko lang maitulong sa iyo ay ipag-pray lang kita. Huwag natin pong lalanglangin ang prayer. Okay? Sapagkat, kung pag-aaralan natin ang Biblia, this is the greatest help. This is the best help that you can give, that you can do, no po,
sa gawain ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon para sa iyong sarili at para sa mga manggagawa ng Panginoon. Meron pong tatlong request ang Apostol Pablo dito na kailangang ipag-pray. Ang una, ang sabi niya dito, sa verse 3, pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Okay, napaka-interesting po ng talatang ito. Ang sabi niya, ipag-pray niyo kami, okay, na magbukas ang Panginoon ng mga opportunities pa, no? Na maibahagi ko ang salita ng Panginoon na kung saan siyang dahilan kung bakit ako nakakulong. Okay? Tandaan natin, nakakulong si Apostol Pablo dito sa Rome, no? Pero ang gusto niya ipag-pray dito is continuity, no? Or pagpapatuloy ng gawain. Sa kabila na siya ay nakakulong, ay tuloy pa rin ang gawain. Gaya na sabi ko po sa inyo kanina, mahalaga po ang pananalangin sa gawain ng Panginoon. Mahalaga ang pananalangin sa pagsisimula sa at sa pagpapatuloy nito, no? Nawa ang bubuhay sa ating church, ang magpapalago sa ating church ay ang ating constant, persistent communication with God, no? Sana ito po ang maging kumbaga isa sa mga kung saan makikilala tayo, that we are prayerful. At yan din po ang desire ng mga apostol noong nagsisimula ang church, no? Kung bakit sila kumuha ng mga deacons sa Acts chapter 6 sa verse 4 para maibigay namin ang aming oras sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Diyos at sa pananalangin. That's why yung unang church ang dami na sumusunod sa Panginoon at lumalabo siya. He prayed for continuity, no? Pangalawa, ang sabi dito, sa verse 3 pa rin, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. So, ang pangalawa na kanyang ni-request na ipanalangin, hindi lamang continuity, but opportunity, okay? Na magbukas ang Panginoon ng pinto, no? Ng mga tao na makikinig ng salita ng Diyos, no? Para maibahagi ko itong mystery, no? The mystery of Christ. So, ang ibig sabihin itong mystery of Christ ay, yun nga, na lahat ng mga sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, Hudyo ka man o Hintil o kahit ano man ang lahi mo, no? Kahit ano man ang kasarian mo, estado mo sa buhay, no? Ikaw ay maliligtas. That is the mystery, no? Hindi ito alam ng maraming mga tao noong unang panahon, no? At 'yun ang gustong ibahagi. 'Yun ang magandang balita. 'Yun ang gospel, no po? Na gustong ibahagi ni Apostol Pablo sa kahit sino, sa lahat ng tao. Okay? He prayed for opportunity. At mga kapatid, ngayong umagang ito, no, kung ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo natatakot mag-share ng salita ng Panginoon ay dahil sa baka walang makinig sa atin, or baka i-reject tayo, baka pagtawanan tayo, or baka wala tayong makausap, walang opportunity, no, ipag-pray po natin. Sapagkat ang Panginoon ang nagbubukas. Ang Panginoon ang nagdadala ng kaluluwa, no, sa atin na babahagi na natin. Subukan po ninyo, no? You pray this morning or maybe this week, Lord, give me a person na pwede kong share ng salita ng Panginoon. And I assure you, no, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Okay? Magbubukas ang Panginoon ng opportunity. Sana maging sensitive ka at you grab that opportunity. Dahil yan ang gusto ng Panginoon na gawin natin, na sa kabila ng may pandemic, sa kabila ng may quarantine, we keep on bringing and sharing the gospel to everyone, every day in our lives. Okay? Let us pray for opportunity. Next, na makikita natin ay, ang sabi sa verse 4, pray that I may proclaim it clearly as I should. So, ang pangatlo na prayer request ni Apostol Pablo ay,
effectivity, no, hindi lamang continuity, opportunity, but effectivity, that he will be effective when he share the gospel. Tandaan ulit natin, mga kapatid, hindi tatanggap ang Panginoon ang mga tao, hindi magre-respond positively ang mga tao sa gospel dahil sa magagaling tayong magsalita, dahil sa marami tayong alam na technique, kundi because of the Holy Spirit convicting that person. And for the Holy Spirit to convict that person, we need to be prayerful. Okay? Kailangang manalangin tayo, no, para maging effective itong ating gawain. Mga kapatid, nakakamangha si Apostol Pablo sapagkat this time, this is AD 62. Nung naligtas si Apostol Pablo, it was AD 35 to 37. So, marahil siya ay mga 27 to 30 years old na siyang Kristiyano. 27 to 30 years old na siyang nagbi-minister, no? Nangangaral ng salita ng Diyos. At dun sa haba ng mga taon na 'yon, for sure, no? Marami na siyang alam na technique, alam na niya kung paano mag-approach. Alam na niya kung paano ang maging effective, 'di ba? Hindi na niya kailangan humingi ng tulong kasi kumbaga veterano na siya eh. And in fact, he is one of the greatest, if not the greatest, apostle who ever lived. Okay? Sapagkat ang dami niyang na-share ng salita ng Panginoon, ang dami niyang naitayong mga iglesia. Of course, sa paggamit sa kanya ng Panginoon. Pero, ang nakakabilib dito, he is asking for prayer. No? Kumbaga, makikita natin na na-realize niya doon sa 30 years niyang paglilingkod na ang paraan para magawa mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, you need to persistently pray. At ganun din tayo, mga kapatid. Kung gusto mo mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyo, kung gusto mo ma-accomplish ang kalooban sa iyo ng Panginoon, we need to persistently pray. At ang isa pa na nakita ko dito, na magandang makita natin, mga kapatid, si Apostol Pablo ay nakakulong dito, yung nasabi niya sa verse 4, no? He's in chains. Hindi niya pinag-pray na pwede bang pag-pray niyo? Hindi niya na-request na ipag-pray na siya ay makalaya. No? Hindi niya na-request na aliwin siya ng maraming mga tao dahil napakahirap makulong ng wala kang masamang ginawa. Di ba? Kundi ang pinag-pray niya ay ang gawain ng Panginoon na sa kabila ng uncertainties, no, sa kabila ng unstable time, no, during his time, ang pinag-pray niya, pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang akin pong panalangin ngayon pong umaga, sa kabila ng na-experience po natin na instability, okay? Sa kabila na nararanasan po natin na pandemic, no? Of course, gusto natin na mawala ito, ipanalangin na matanggal na ito. But, nawa, ipanalangin natin ng maigi na ang pandemic nito ay maging opportunity para patuloy nating maibahagi ang salita ng Panginoon. Patuloy natin pong magawa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, mga kapatid, ito po ang una na dapat nating gawin po para madala natin at maibahagi ang salita ng Panginoon, no, sa maraming mga tao or sa lahat ng mga tao sa bawat araw. We need to persistently pray. So, ang pangalawa po na ating makikita na paraan para maibahagi natin, maikalat natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, no, sa bawat araw, hindi lamang we need to be persistent in our prayer, but pangalawa, we need to be prudent in our conduct. At makikita po natin yan dito sa verse 5. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, be wise in the way you act toward outsiders, make the most of every opportunity. So, may dalawa na expression ang pagiging prudent
o ibig sabihin ng pagiging marunong, pagiging maingat sa atin pong pamumuhay, no? Saan ka, saan mo ipapakita itong pamumuhay na ito sa mga outsiders? At yung mga outsiders dito, ito yung mga hindi mananampalataya. Ito yung mga hindi sumusunod or ayaw sumunod sa Panginoong Hesukristo. And during this time, no po, ay yun nga, sabi ni Apostol Pablo, maging maingat kayo, no? Huwag niyong hayaan na meron silang mai-accuse sa inyo na masama, na magiging dahilan kung bakit kayo ay paparusahan. Bakit kayo ay ikukulong, or ang pinaka-worst na pwede mangyari ay bakit kayo papatayin, no? Be cautious, no? Be prudent. So, paano tayo magiging maingat? Ang sabi nga dito, niya, be wise. Anong ibig sabihin ng be wise dito? Okay? Ang ibig sabihin dito ay, you have to know God's word and apply it. Ang isang taong marunong, according sa Matthew chapter 7 verse 24, ay yung isang tao na alam niya kung ano ang salita ng Panginoon, no? Pinapakinggan niya, pinag-aaralan niya, at kanyang ini-a-apply. Okay? Sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin nito, no, ay dapat maging consistent yung buhay mo sa iyong pinag-aaralan. No? Madalas kasi, ay sa halip na tayo ay maging blessing, ano po, sa ibang mga tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya, tayo po ay nagiging stumbling block. Nagiging katitisuran po tayo. Katulad na lang nung isang narinig ko na kwento sa isang sikat na school, no? Siya ay Christian, pero hindi siya umaattend ng klase. Okay? Lagi siyang absent. At ang lagi niyang dahilan sa kanyang professor ay, sir, may Bible study kami. Mag-aaral kami ng Bible. At one time, nagkaroon sila ng exam at wala siyang naisagot. Okay? At ang inilagay na lang niya dun sa papel ay, Jesus knows the answer. No, wala siyang maisagot eh. Yun na lang ang sinulat niya. At ang ginawa ng kanyang professor ay, okay, I will give Jesus 100 and I will give you 0. At alam niyo, yung estudyante na yun, yung group niya ay parang naging, kumbaga naging ano dun sa professor at dun sa kanyang mga kaklase na parabang, naku, ayokong mag-join dyan sa group nila kasi magiging zero ka, baka bumagsak ako sa klase pagka sumali ako dyan. Diba? So pagka mga ganong mga bagay, mga kapatid, sa halip na nagiging blessing tayo, nagiging stumbling block. Hindi naman ibig sabihin ay huwag na tayong umattend ng Bible study or anumang fellowships, no, habang tayo ay mga estudyante or nag-work. Importante na tayo ay dumalo sa mga pagtitipon. Pero, para tayo ay makapamuhay ng marunong, for us to be prudent in our way of life or in our conduct, kailangan marunong tayo magbalanse ng ating pong oras. Kung alam natin may Bible study, no, mamayang gabi or kinabukasan, kailangan mag-study tayo in advance, or marahil sa mga nagtatrabaho, dapat mag-work tayo ng extra, no, mag-overtime tayo, no, para mapanatili natin yung ating patotoo. How are we going to be wise or to be careful in our living? Kung ikaw ay estudyante sa oras na ito, give your best, no? Sana ang mga top-notchers or ang mga pumapasa ay mga Christians, no? Sana hindi tayo kasama doon sa mga laging bagsak, no? Laging kulelat, no? Let's give our best sa ating trabaho. Let's give our best. Sana hindi tayo makikita o mariringgan ng mga tao na nagdadaya, no, na tamad, 'di ba? Kundi sana ang laging description sa atin na maasahan 'yang taong 'yan, no? Masipag 'yang taong 'yan, hardworking 'yang taong 'yan. 'Yun po ang pagpapakita that we are wise. Okay? And by doing that, mga kapatid, magiging magandang patotoo po ang ating pong buhay.
Kaya mga kapatid, sa workplace natin, sa ating tahanan, sa ating eskwelahan, no? Tayo ba ay channel of blessing o tayo po ay stumbling block? So yun ang gustong sabihin ni Apostol Pablo dito. Ingatan ninyo ang inyong pamumuhay, no? Lalo tigit tayo ay tinitingnan ng mga hindi mananampalataya. Yan ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3 verses 2 to 3. We are living epistles, no? Kahit hindi ka magsalita, no? Kahit hindi ka mag-share about the Lord Jesus Christ, binabasa ng mga tao ang ating pong buhay, no? Meron niyang kasabihan, actions speak louder than words. Okay? Madalas inoobserbahan tayo sa kung paano natin i-solve ang problema, paano tayo mag-react sa mga challenges, no? At mga kapatid, kung alam natin ang salita ng Panginoon at ini-apply natin ito, no, sa ating pong buhay, for sure, no, magiging blessing po ang ating pong mga patotoo, no, ang ating buhay sa mga hindi mananampalataya. And then ang pangalawa, hindi lamang be wise ang expression ng pagiging prudent, no, sa ating conduct, but make the most of every opportunity. So, sa ibang translation, redeeming the time. Anong ibig sabihin nito ng sinabi ni Apostol Pablo na make the most of every opportunity? Ang ibig sabihin lang po nito ay gawin mo na siya agad. Okay? Bakit? Sapagkat hindi natin hawak ang ating oras. No? Meron lang tayong isang pagkakataon sa buhay na ito para gawin, no, ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na ipapagpabukas ko na or saka na lang. Saka ko na lang gagawin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon pag nakatapos ako ng pag-aaral o kaya pag hindi na ako busy. Okay? Saka na ako mamumuhay, no? Nang naayon sa gusto ng Panginoon. Saka ako na aayusin ang aking testimony, no? Pagka medyo may edad na ako. Saka ko na lang yung gagawing kalooban ng Panginoon. Pagka nagawa ko na lahat yung mga gusto ko. Marahil pwede natin sabihin na saka na lang pagkatapos ng pandemic, no? Saka na lang ko ayusin, saka na lang ako magiging tapat sa aking pananalangin, sa aking pananampalataya, saka na lang ako mag-share ng salita ng Panginoon dahil pandemic pa eh. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. You make the most of every opportunity sapagkat posible na kung ipagpaliban natin ito ay mahuli na ang lahat, no, hindi na natin ito magawa. Ilan sa atin dito sa umagang ito ang nagsasabi na kung maibabalik ko lang, di ba? Sana kung nakinig ako. Sana kung ginawa ko agad. No? Mga kapatid, ngayong umagang ito, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, no, na kung ano ang pagkakataon na meron ka ngayon, gawin mo na. Marahil sa oras na ito, merong tao na nangangailangan ng salita ng Panginoon, ng salita ng kaligtasan. No? Sabihan mo na siya. Ibahagi mo na agad ito. Huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang sabihin na saka na lang. Okay? Marahil sa oras na ito, ang buhay natin ay hindi naayon sa direksyon na gusto ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, ayusin na natin. No, kung malayo ka sa Panginoon, bumalik ka na sa Panginoon. Mamuhay na tayo ng naayon sa kanyang salita. Sapagkat, this opportunity will come only once. Baka pag pinalampas natin ito, ay hindi na siya magpakita uli. No? Hindi na siya bumalik uli. No? Gaya nga ng kasabihan na alam natin, time is gold. So, ang ibig sabihin, mahalaga ang oras, hindi mo dapat ito aksayahin. No? Give your best. No? Gawin mo na kung anong dapat mong gawin ngayon. No? Huwag mo nang isipin ang bukas, huwag mo nang isipin yung nakaraan. Ngayon, we have to do what we need to do. No? Sa biyaya at lakas ng ating Panginoon. So, be prudent in our conduct. So, nakita po natin yung unang dalawang paraan for us to bring and share the gospel to everyone every day.
Ang una, nakita po natin, be persistent in your prayer. Okay? And then ang pangalawa, be prudent in our conduct or in your conduct. And then ang pangatlo po ay makikita natin sa verse 6. Ang sabi dito, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So ang pangatlo po na paraan para maibahagi natin, madala natin ang salita ng Panginoon sa lahat at sa lahat ng oras ay be pleasant in your conversation. Be pleasant in your conversation. Maging maayos tayo sa atin pong pagsasalita o sa atin pong pakikipag-usap o sa atin pong pakikipag-ugnayan. So ngayong umaga mga kapatid, paano ka ba makipag-usap, no? Masarap bang pakinggan ang iyong boses, no? Ano ba ang iyong mga kinikwento? Ano ba ang iyong mga ibinabahagi, no? Lalo tigit sa mga hindi mananampalataya. Tandaan natin, gaya ng sabi ko kanina, inoobserbahan po tayo ng mga hindi mananampalataya. Lalo na kung alam nila na tayo ay tagusunod ng Panginoong Hesukristo. Inoobserbahan niya yung nila yung ating way of life, no po? Yung ating attitude sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pag-solve natin ng mga problema, no, sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral, no po? At sa ating mga relationships, inoobserbahan po nila tayo. At this time, inoobserbahan din nila tayo sa ating pagsasalita. Okay? So, napakahalaga po nating mga Kristiyano for us to bring the gospel to them, no? Kailangan nating ipag-pray ito, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. And then kailangan ipakita natin ito sa ating pong pamumuhay at sa ating pagsasalita. Kailangan yung pamumuhay natin at yung ating mga sinasabi, dapat po pareho ito, balance ito, no? Madalas ang nangyayari po sa ating mga kapatid, iba yung sinasabi ng ating bibig sa ating ikinikilos. Magandang sinasabi ng ating bibig, tama yung ating sinasabi, pero yung ikinikilos natin ay salungat, ay iba. Kaya maraming mga hindi mananampalataya ang ayaw maniwala, ayaw sumampalataya, ayaw sumunod sa Panginoong Hesukristo. Paano natin may babahagi ang salita ng Panginoon? Be pleasant in our conversation. We need to be careful in our speech. Paano yun? Ang sabi dito ni Apostol Pablo, let your conversation be always full of grace. No? So number one, full of grace. Paano magiging pleasant ang iyong pakikipag-usap? Ang pagsasalita mo dapat ay full of grace, punong-puno ng biyaya. Ano ibig sabihin nun? Laging ang ending ng iyong mga sentences ay grace, no? O lagi na lang grace ang iyong sinasabi, biyaya. Ang ibig lang sabihin po nito, dapat ay hindi ka judgmental. Okay? Marami po sa ating mga Christians ang laging ang mga sinasabi ay ayokong gawin 'yan. Bawal 'yan kasi sabi ng Bible 'yan. Bawal 'yan, 'wag gagawin 'yan. Masama 'yan. Tama naman 'yon. Okay? Pero may paraan tayo, no? May paraan tayo na ng pagsasabi ng gusto ng Panginoon, no? Na hindi po ito makaka-offend, no po? May paraan ng pagsasabi ng isang bagay graciously, no? Yun nga, na hindi ka dapat judgmental, no? Dapat ang lagi mong sinasabi ay with hope. Okay, yung may pag-asa lagi. Hindi yung puro reklamo, hindi puro negative ang atin pong mga sinasabi. Ilan sa inyo ang naka-experience nung nagkikwentuhan, yung mga tatas pagdating mo, nag-aalisan sila. No? Ang ibig sabihin nun, no? You are not pleasant in conversation. No? May kakilala ako, yun nga, may kwento ko nito sa inyo. Ang tawag namin sa kanya ay Air Jordan. Pagka nagkukumpulan kami, nagkikwentuhan kami, tapos pag dumating siya, unti-unti kami nag-aalisan. Bakit? Sapagkat siya lagi ang bida sa conversation.
siya lagi ang magaling. At pagka ganun, parang ang sakit sa tenga. No, ang hirap may pag-usap sa taong ganun. So pagka tayo lagi ang bida sa kwentuhan, hindi pleasant yun. Hindi po full of grace ang ating pagsasalita. No? Kasi ang pinapakita nun, ikaw lagi ang magaling, sila ay mahina. Okay? So, papaano ang to speak with full of grace, dapat ang salita mo, very encouraging, no? Very inspiring. May mga times that you need to correct. Pero again, there is a way of correcting a person properly, rebuking a person properly. Okay? Magandang pag-aralan po natin yan. At again, magandang ipag-pray po natin kung paano natin po gagawin. No, sapagkat Diyos lang ang makakatulong sa atin to speak with grace. No? Full of grace. Okay? So, I hope na kuha nyo po yun. No? Sana maayos yung ating pagsasalita. No? By the way, ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 1, ang sabi dito ni Haring Solomon, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." A gentle answer turns away wrath. So sana po yung way ng pagsasalita natin, no, ay maging gentle tayo, marahan tayo, no. Yung maging kaaya-aya ang boses natin, hindi yung laging high pitch, no? Laging galit. Kailangan malumanay po tayo. So yun po ang ibig sabihin ng full of grace. And then ang pangalawa, seasoned with salt, no? Sabi ni Apostol Pablo, seasoned with salt, no? So para itong asin. At alam po natin nung unang panahon, nung panahon nila, pag sinabing salt, ito po ay napakahalaga, no po, na kumbaga ay napakahalaga sa kanila ang asin. Okay, ginagamit nila ito sa kanilang pag-alay, no po. Ngayon sa atin ginagamit nila ito to preserve, no? Lalo tigit yung mga karne, mga isda, no? Kasi noon wala pang ref, no? Pero sa ngayon, ginagamit pa rin ito, no? To preserve and pampalasa. So mga kapatid, paano magiging pleasant ang conversation natin, no? Sa pamamagitan ng pagiging, kumbaga, seasoned with salt ang ating conversation. Again, kanina, sinabi ko na, ang salt is used to preserve. Okay, yung mga bagay na nabubulok. So, paano magiging preservative ang ating pagsasalita? So, ang gusto lang ituro sa atin dito ni Apostol Pablo ay, when you speak, make sure that your relationship or your relationships will be preserved. Hindi kayo magkakawatak-watak, hindi kayo magkakasakitan, hindi kayo magkakatampuhan pagka ikaw ay nagsalita. May mga tao na yung natawag nating taklesa, yung wala siyang pakialam masaktan ka o hindi, no? Wala siyang pakialam kung paano niya yung sinabi, basta nasabi niya kung ano yung gusto niya sabihin. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, kung gusto po natin itong kung gusto nating maibahagi ang salita ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya, we need to be careful in the way we speak, no? Kung paano tayo makipag-usap. Okay? Sana yung atin pong mga salita, ito ay punong-puno ng pag-asa, no? Punong-puno ng kaaliwan, no? Pagpapalakas. Tayo po ay maging magalang, maging totoo po tayo sa ating mga sinasabi, huwag po tayong mambola, tayo po ay maging mahinahon at maging appreciative. Okay? So mga kapatid, ngayong umaga, kumusta ang ating pagsasalita? Again, ipag-pray po natin, no? Hilingin natin sa Panginoon, no? Lord, help me, no, to be pleasant in all my conversations. In fact, naniniwala po ako na ito ay hindi lamang para sa mga hindi mananampalataya, kundi ito ay para sa lahat ng tao, kahit sa mga mananampalataya. Di po ba?
dahil sa tayo po ay mga tagasunod ni Kristo, no? Binago ni Kristo, dapat po maayos ang ating pong buhay at maayos po ang ating pagsasalita. At sa pamamagitan po ng ating pong pag-iingat sa ating pamumuhay at sa ating pagsasalita, ang sabi po dito sa last part ng verse 6, so that you may know how to answer everyone. For sure, mga kapatid, mapapansin ng mga hindi mananampalataya na kakaiba tayo. At for sure, itatanong niya kung bakit. At ito po ang kailangan na dapat din natin malaman. Dapat alam natin kung paano natin sila sasagutin. Dapat alam natin kung paano ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Hindi natin sasabihin na, punta muna tayo doon sa church, no? At nandun yung pastor namin, explain niya kung ano ang dahilan bakit ako nagkaganito. Dapat, mga kapatid, ready po tayo na ibahagi ang salita ng Panginoon, sabihin sa kanila ang dahilan kung bakit meron tayong pagbabago sa ating pong buhay. Kaya, mga kapatid, ang challenge ko po sa bawat isa, ano po, ingatan po natin ang ating pamumuhay, ingatan po natin ang ating pagsasalita. Sa umagang ito, mga kapatid, we can bring and share the gospel to everyone, no, every day, no, in spite of the pandemic, in spite of difficulties, no, in spite of persecutions, katulad ng na-experience nila. Si Apostol Pablo, sa kabila siya ay nakakulong, no, sa kabila na siya ay pinipilit pigilan ng maraming tao, sinasaktan, pinapahirapan, sa kabila na pwede siyang magdahilan para tumigil na sa kanyang pangangaral, tumigil na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya naapektuhan, no? Siya ay tuloy-tuloy pa rin, no, na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ginagamit niya lahat ng sitwasyon sa buhay niya. Tinitingnan niya na opportunity 'yon para maibahagi ang salita ng Panginoon. Nawa, mga kapatid, ngayong umaga, anuman ang sitwasyon natin, no? Mahirap man yan, madali man yan, mabigat man yan, or magaan, masaya o malungkot, okay? Gamitin po natin ang mga pagkakataong ito to bring and share God's word, no? To everyone and to anyone, every day, okay? At magagawa lang po natin yan if we will be persistent in our prayer, if we will be prudent in our conduct, and if we are pleasant in our conversation. Mga kapatid, ito po ang aking panalangin sa bawat isa. Huwag po natin itong kalimutan. Gawin po natin, ipagpatuloy po natin ang gawain ng Panginoon. Magtulungan po tayo, magpanalanginan po tayo sa bawat isa, sapagkat ang Panginoon pagpapalain niya po itong ating pong gawain. Okay po, tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa inyong paalala sa amin ngayon pong umaga. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, lahat ng nakarinig, lahat ng nakapanood ng mensaheng ito. Lord, kausapin mo siya sa oras na ito. Help us, kaming lahat, help us to be prayerful, to be persistent in our prayer life. At tulungan mo rin kami na maging maayos po ang aming pamumuhay. No? Help us to be prudent. Help us to be wise. Help us to be careful sa amin pong pamumuhay upang ang buhay namin ay maging blessing at hindi katitisuran. At tulungan mo rin ang aming mga dila, ang aming pagsasalita. Tulungan mo po na ang lumabas lang sa aming bibig ay yung makakapagbigay ng kalakasan, makakapagbigay ng kaaliwan at katatagan. Hindi makakasira, hindi makakasakit, Panginoon. Alam ko po na pwedeng mangyari ito kung kami, Panginoon, ay inyo pong tutulungan. Kaya dalain ko po na bigyan mo kami ng kalakasang nagbubuhat sa inyo at karunungang nagbubuhat sa inyo para maisagawa namin sa bawat detalye ng buhay namin ang salita mo, Panginoon. Patuloy na ingatan mo kami, patuloy na
Protektahan mo kami sa virus at patuloy na patatagin mong aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong matyaga na pakikinig. Patuloy po nating ipanalangin ang bawat isa. Patuloy po tayong mag-ingat at magandang umaga po, magandang tanghali. God bless us all.